Walang pinipiling edad ang mga trabahong pwedeng applyan sa isang job fair sa Maynila. May mga nag-a-apply kahit nag-aaral pa at kakaretiro pa lamang. Pe-report si Joseph Moro. Ang mga nag-a-apply sa mega job fair sa Maynila, walang pinipiling edad. Ang senior na si James Acero nga, edad 61 na at kare-retire lamang matapos ang 20 taon sa isang airline, naghahanap muli rito ng trabaho. Kapos daw kasi yan, nakuha niyang retirement pay, lalo't nag-aaral pa sa kolehiyo ang dalawa niyang anak. Medyo mahal pa rin yung tuition. So of course, I need to, kahit papano, I need to move. Kailangan talaga I need to look for other source of income. Pero mas marami pa rin ang naghahanap ng mas nakababata. Gayunman, may mga kumpanya tulad ng mga fast food chain na may mandato na mag-hire ng mga senior citizen at persons with disability o PWD. Sobrang gaan ang trabaho, magi-greetings lang sila, 4 hours lang every day. Minimum po, siyempre minimum, 570 kalahati. Meron din silang 13-month pay. Oo, meron din po sila. May benefits din pong binibigay. Pero pinakamarami pa rin sa walang trabaho ang mga edad 18 hanggang 24. Kahit nag-aaral pa ang ilan sa mga nasa edad na yan, may mga naghahanap na rin ng trabaho. Tulad ng 23 anyos sa si Mary Joyce Calisterio na senior high school na halos maubos ang dalang resume. Tumigil siya sa pag-aaral dahil hindi na sapat ang kita ng amang construction worker. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin mag-work. Tumataas yung mga bilihin. Kailangan tatlong beses kayo kakain sa isang araw. Tapos ang dami rin kailangan bayaran. Sa job fair na ito, tinatayang lampas 40 na mga kumpanya ang naghahanap ng mga workers. Ang payo ng mga organizer ng job fair na ito, magdala ng maraming resume. Kung may 40 na mga naghahanap dito, damihan na para mas marami ang sansa na magkaroon ng trabaho. Mauulit ang job fair sa March 24. Karaniwang job opening ay mga skilled worker, construction worker, call center, service crew at office workers. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.